Hello po, Ms. Aiko. Hello, Hello hello po. sa inyo. Ano po yung naging course nyo ngayon sa Australia? San po kayong college pala mo? And yung course? Sa Queensford ako, tapos ngayon nagte-take up ako ng kitchen management. Yung po ba sa kitchen management? Mahirap po ba? Kasi syempre, actual yon. May sarili kang kitchen, di ba? Kung magluluto ka talaga, mahirap po. Hindi, kasi ano naman, sa based on experience ko ngayon, nagpa-practical kami. Magsasample muna yung chef. And then, tsaka nyo gagawin. Minsan by group, minsan titignan ko niya by solo, pero kaya naman. Actually, yung Queensford, okay siya kasi majority ng classmates ko sa class namin, 90% Pinoy kami, so, ayan, masaya. Parang nasa Pinas lang, no? So kapag may school day namin, feeling mo nasa Pinas ka kasi majority ng classmates mo, Pinoy-Pinay. So, ayan, nag-enjoy kami. So, mapagdating naman sa ano, sa pag-aaral, kasi di ba, syempre dito sa Philippines, kapag sinabing mag-aaral ka full-time, like 6 days, di ba, in a week, saan po ba sa Australia, ilang araw siya, tsaka ilang oras per day? 2 days a week ang klase namin. Tapos, nag-range ng 5 to 6 hours, pero minsan natatapos ng 5 hours lang a day. Yeah. Okay, so talaga saglit lang. So much sa mas marami lang. Mas marami yung time para magtrabaho. No? Uh-oh. Pero ngayon ba? Maganda dito kasi pag sa Australia libre yung mga pasyalan, tapos accessible yung transportation. So minsan after class pag nagkayayaan kayo ng mga Pinoy mong classmates, konting side trip ganyan. Pagdating ng mom sa ano? Sa trabaho. Medyo nahirapan ka po ba nakahanap ng part-time job? Akin, mabilis lang naman mga 2 to 3 weeks makakahanap ka na. Discarded lang talaga. So ngayon, ma'am, ngayon nasa work ka po ngayon po ba? Or break time. So ngayon, anong work mo ngayon, ma'am, if you don't mind? Kasi related na din sa course ko, 'di ba? Kitchen management ako. So nagwo-work ako sa kitchen ngayon, kitchen hand. Share niyo din, ma'am, yung process ng application niyo kay Visa Center International. Ayan. Okay, sige. Nag-start ako free consultation pag-umpisa kay Miss Des. Tapos syempre doon ka maliliwanagan pag may questions ka, magkano yung budget, anong course, ganyan ganyan. So dahil that time, umabot ako ng 6 months bago ako nag-decide eh. Medyo matagal. Kasi sabi ko, mag-iipon pa ako. Pero nung nag-decide na ako, yung dire-diretso na. Mabilis lang sa tulong ni Ms. Des, tsaka nung processing officer ko, si Patrick. Parang 3 months lang. Bilis. So, kagad nag-grant ka na. Yeah. Ito na po yung patunay na ang pagiging student visa is the fastest way talaga to enter Australia, di ba? So, when it comes naman pagdating mo sa Australia, syempre, iba yung culture doon. So, pagdating doon, hindi ka naman na culture shock or hindi ka ba natagalan sa pag-a-adjust since marami naman Pilipino, pero syempre, hindi naman agad-agad papasok ka, di ba, sa school. So, paano yung naging adjustment mo, ma'am? Actually, hindi naman ako masyadong nag-adjust. Ano lang, mababait din naman yung mga Aussie. Ang pinaka sabihin ko na siguro medyo challenge paghanap ng accommodation. Pero ang discarding ginawa ko, naghanap muna ako ng para sa mga student accommodation. Kasi kapag nandito, syempre may mga requirements. So, yun yung pinakamadali. Mga student accommodation muna. Kasi ang proof lang na kailangan nila, student ka, so okay na. After nung student na accommodation, nakamit ka na ng mga Pinoy. Lumipat na ako dun sa isang bahay na Pinoy yung nagre-rent. So, ayan. Okay, message lang, syempre, sa mga aspiring student na gusto rin pumunta ng Australia na maging katulad nyo na nandyan, nagtatrabaho na, nakakapag-ipon-ipon na, di ba, kahit pa paano nakakapagpadala ng pamilya. So, ano po yung i-message nyo po sa mga manonood natin ngayon? Yeah, sa mga aspiring na gusto mag-aral dito sa Australia, nandiyan naman si Visa Center. Once na makapag-decide na kayo, kontakin niya lang sila. For me, malaking help kasi lahat ng step ng process, updated ako lagi. And sila pa ngayon minsan nangungulit na time na kailangan mo na itong i-rush, kailangan mo na itong i-submit. So, mapipilitan ka talagang i-submit din sila ng bahala.
sa lahat ng process. Mm-hmm. And mabilis din naman sila mag-respond. Yeah. And up to now, keep in touch pa rin yung mga agents na tumulong sa akin, nagme-message, kamusta ka dyan? Visa Center International. We make sure na family yung touring namin din sa student and sa applicant or sa client namin, since kayo po talaga, kasi yung success nyo is our success as well, di ba? Kumbaga na itatayo nyo yung bandera na talagang totoo talaga na may Visa Center International na nakakapagpapunta at nakakatulong sa mga aspiring student na katulad niyo, Miss Aiko. So anyway, ma'am, thank you so much for your time. Thank you. Mag-send ko uli ng mga videos and pictures mo. Sige lang. Lalo na kapag graduate ka na, di ba? Para makita rin namin kung ano yung process ng iyong pagiging estudyante dyan sa Australia. So hopefully, ma'am, maging successful ka pa ng mas malaki and yung journey niyo po, no? Kasi syempre, sobrang proud kami sa inyo, ma'am, kasi syempre nandiyan na kayo. Thank you. Thank you, Michael. God bless po. Ingat po kayo dyan. Thank you po. Bye-bye. Bye po.